Hey, what's up guys? For today's video, ipag-uusapan natin ang isa sa mga controversy. Joke lang. Isa sa mga hot topic na laging pinag-uusapan ng mga nagmumotor. Siyempre, ay yung tinatawag na break-in. So maraming mga motorista ang nagtatalo-talo dito. Sa may iba nagsasabi, dapat, oy, hard break-in ka. Eh hindi, dapat soft break-in ka lang kasi bago pa, ganon. So pag-uusapan natin yan. Pag-uusapan natin kung ano ba ang dapat na break-in para sa'yo at sa iyong motor. So yun, diba? Kung ano ba yung nababagay sa'yo, syempre. So let's go! Skirt, skirt! So ayun guys, ayan, inayos ko lang. So pag-usapan natin yung dalawang klaseng break-in, ano? May isang tinatawag na soft break-in at isang hard break-in. So syempre marami naman siguro sa atin nakakaalam na nun. So una, dun muna tayo sa soft break-in. Ay, alamin po na natin kung ano yung break-in. So yung break-in, ito yung bakit nga ba ginagawa yung break-in. Syempre sinasabi nila sa kasa, mga mekaniko doon, oo, nire-recommend nila. Kasi para daw yung cylinder at yung piston, yung ring, yung bilog. Tapos yung nasa labas nun is yung cylinder. Yung mismo pinaglalagyan ng ring, di ba? Ito yung ring. Tapos itong dalawang haba na to, yun yung cylinder. So para mag-fit daw yung piston ring sa cylinder, kailangan natin ng break-in. So yun. Ngayon, dito naman, nire-recommend kasi ng kasa na soft break-in lang daw. Bakit? Kasi para daw mag-fit ng maayos yung piston ring doon sa may cylinder. So, yun yung nire-recommend nila. Ngayon, ano nga ba yung soft break-in? So, yung soft break-in guys ay yung pagbe-break-in natin ang syempre, from the word itself, soft, it means na malumanay lang. So, yung unang-una, yung takbo niya, hindi siya lalagpas ng basta around 40 to 60 km per hour lang siya. Diba? Hanggang dun lang, or hanggang 80. Hanggang 80 km per hour lang, hindi siya pwede lumagpas doon guys. Yun yung soft break-in. So sa loob ng 1,000 km, sa odometer mo na 1,000 km, dapat daw guys, hindi kayo lalagpas na, ay hindi kayo magpo-full throttle. O hindi nyo isasagad tong revolution nyo. Yun yung sinasabi ng kasa na soft break-in. Una, hindi ka maglalagpas ng 60 to 80. Hindi ka lalagpas doon kilometer per hour at hindi ka rin magre-revolution ng full throttle. It means half throttle lang, ganun. So hindi mo daw isasagad. O, yun yung sinasuggest ng kasa. At ano naman yung hard break-in guys? Ay, rough road pala dito. Yung hard break-in naman guys, sorry, sinisip ko no, na allergy kasi ko. So, ano naman yung hard break-in guys? Yung hard break-in naman, ito yung pag was-was mo, simple lang na term na pag, ay, sarado na ba dito? Sarado na nga. Simple lang yung pag was-was mo ng motor mo, kumbaga hard nga, di ba? Matulin ka, lumalagpas ka ng 80, nagwa 100 ka, tinatop speed mo agad, nagpo-full throttle ka na agad. So yun guys, yung hard break-in. So kapag yung full potential ng motor mo, pinapalabas mo na, o yung ganyan, hinasagad mo na agad, o sa una pa lang bili mo, yun na yung tinatawag na hard break-in. Pero ang sinasuggest ng kasa soft break-in lang daw para mag-fit. So ngayon, ito, i-share ko lang naman sa inyo yung opinion ko. Disclaimer lang na hindi naman ako expert dito sa ganitong bagay, pero ito lang yung knowledge na alam ko na gusto ko i-share sa inyo at yung opinion ko tungkol dito sa dalawang break-in na to. So, may nalaman kasi ako na tinatawag nila na burn-in o parang sa mismong production pa lang, tinetest na nila itong motor. So, naniniwala naman ako doon kasi hindi naman nila ilalabas ng market to nang hindi nila na itetest, di ba? Hindi naman nila nilalayo. It means, na ano lang nila, tinetesting lang nila sa mismong kasa na kung ayos ba ipag-andar niya, ganun. So, nagwo-work ba mabuti yung makina niya, ganun. So,
sa kasap ay sa production pa lang natatry na nila tong motor, o yung makina ng motor natin. Daming tao guys. Yan yan. So naniniwala naman ako sa parehong break-in, which is soft and hard. So ano ba yung para sa iyo? Ito yung tanong eh. Ito yung main ano natin eh, yung main agenda natin. Ano ba yung para sa iyo? Ha? Ano ba yung para sa yung break-in? So unang-una, nakadepende sa driver yan kung anong break-in ba yung nararapat sa kanya. Bakit? Kung ikaw ay baguhan sa pagmumotor, as in hindi ka pa ganun katagal nagmumotor, o yun nga, bago ka lang sa pagmumotor, alam, naniniwala ako na soft break-in lang yung nababagay sa'yo. Bakit? Hindi lang naman kasi guys yung motor yung binibreak-in dito eh. Hindi lang yung mismong motor, syempre pati yung driver, di ba? Ikaw din nabibreak-in. Kumbaga yung connection nyo o yung chemistry nyo ng motor nyo, yun yung binibreak-in din dyan. Hindi lang basta yung makina ng motor. Halimbawa, itong click, first time kong gagamitin siya, hindi ko pa gamay. So syempre, magsasoft break-in lang ako, hindi ko siya isasagad agad na ganyan. Siyempre, babagalan ko muna o gaano ba kalakas yung preno nito, ganon, o gaano ba yung dulas ng nung gulong ba nito, dudulas na ba ako pagka ibinangking ko siya ng ganon, di ba? So tinatry ko muna, kinakapakapa ko muna sa una, hindi mo naman isasagad agad yung motor mo na yun eh. Yun yung, dun palang papasok yung soft braking guys. So, kakapain mo yung motor mo kung yun nga, yung kung gaano ba ito ka-safe gamitin. Ayan, tulad niya, kung kailan ka po full stop, kung aabot ba siya sa ganun na preno. So yun yung tinatry dyan, kung gaano kalakas yung preno mo, ganun, kung gaano kalakas yung arangkada, kung aabot ka ba sa mga ganung singitan. Yun yung binibreak-in nyo din dyan sa soft break-in, diba? Hindi lang basta yung makina. So kung ikaw naman ay matagal ka nang nagmumotor, for example ako, ilang taon na rin ako nagmumotor, bago tong click, may motor na akong iba. So, okay lang naman sa akin na mag-hard break-in ako sa una. Pero syempre, ano ba yung break-in na ginama ko dito? Combination. Soft break-in at hard break-in. Ano yung, bakit combination yung ginawa ko? Kasi, sa una, yun nga, soft break-in, kinakapa ko muna yung pinaka ano ng motor na to. Yun nga, yung chemistry namin dalawa, kinakapa ko pa. Kung gaano ba siya kalakas sumatak, pag umu-overtake ba ako, yung arangkada ba niya, hindi ba mabibitin. Kung sa ganung sitwasyon, ganun. So kinakapa ko muna yung motor. In short term, kinakabisado mo pa lang yung motor mo, di ba? So yun naman talaga yung pinaka the best. Pero hindi naman sobrang tagal magkabisado ng motor, lalo na matagal ka nang nagmumotor. Halimbawa ako, matagal na nga. So soft break-in ako sa pagkapa ng mga features nito at kung gaano ba kalakas yung motor na to, ganun. So syempre, nag-hard break-in din ako nung kabisado ko na yung motor. Ayun, halimbawa, kabisado mo na yung motor. Doon na papasok yung hard break-in, guys. Doon, dito tinetest mo yung full potential ng motor mo. Halimbawa, ako, bakit ko hindi hard break-in? Naniniwala ako na test na to sa ano. So yung 1000, before 1000 km na yun, hindi full throttle. Di ako naniniwala doon, guys. Kasi yun nga, alam ko, ang pinaniniwalaan ko na test na tong motor na to sa production pa lang. So isasagad ko siya, di ba? Pinu-full throttle ko, tinatap speed ko kung hanggang saan siya aabot, di ba? So para makita ko kung gaano kalakas yung motor, syempre. Hihintayin mo pa ba tumagal para malaman mo yung sitwasyon na ganun, di ba? So alin man sa dalawa, hard break-in or soft break-in, pareho mong magagamit, depende sa mismo sa driver. So hindi sa motor nakadepende yan guys, kundi sa'yo. Kung kabisado na mo na yung motor, yun na yung pinaka break-in yung dalawa ng motor, di ba? Kahit ilang kilometer pala yung natatakbo mo, kung kabisado mo na yung motor mo, i-top speed mo, i-hard break-in mo, di ba? Para makita mo rin, ang kagandahan din kasi pag hard break-in mo guys, makikita mo na agad kung may sira ba yung motor, ganon. Kung may damage ba, kasi malalaman mo yan pagka talagang pinangwawaswasan mo na yung motor mo eh. Makikita mo na kung talagang goods ba yung motor eh. Diba? So yun lang guys, gamitin nyo kung paano ba dapat gamitin yung motor. I-soft break in nyo kung hindi nyo pa ganong kabisado. I-hard break in nyo pag gamay na gamay nyo na. So
yun lang, ang nababagay sa iyo ay nalaman nyo na kung ano yung bagay sa inyo. Syempre, hindi nyo pagamay yung motor, i-soft brake inyo muna. Pag gamay na gamay nyo na, kunin nyo yung full potential nya. So yun lang guys, sana may natutunan kayo for today's video. Sana may natutunan kayo, sana i-apply nyo yung mga natutunan nyo na yun. So mag-subscribe lang kayo para mas maging updated pa kayo sa mga susunod nating video, mga tutorial para sa pagmumotor. So yun lang, skirt skirt!